السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Alam niyo ba na ang pagsanib ng isang jinn sa isang tao ay may katotohanan at mayroon ding mga palatandaan na sinasaniban ng jinn ang isang tao. Nabanggit ng ating mga ulama ang mga palatandaang ito at babanggitin ko sa inyo nang sa gayon inshallah subhanahu wa ta'ala ay magawa natin ng paraan kung paano tayo makaiwas, makaligtas sa masasamang jinn. So nabanggit ng ating mga ulama una rito al-a'rad wa an-nufur ash-shadid min sima' al-adhan wal-Qur'an. Ito yung unang palatandaan. Pag nakakarinig siya ng adhan, pag nakakarinig siya ng pagbabasa ng Qur'an ay tumatakbo siya o di kaya tumatalikod siya o di kaya tinatanggihan niya. Subhanallah. Para bagang ayaw na ayaw niyang marinig ang Qur'an o di kaya ay ang adhan sa masjid. Okay? So pag nararamdaman mo ito, kasama ito sa mga sign. Pag nakakarinig ka ng Quran, nakakarinig ka ng adhan, pagkatapos nun ay para bagang ayaw ng sarili mong marinig ang mga bagay na ito, ito po ay kasama sa mga sign na nilalapitan ka ng jinn o di kaya ay gustong makipagkaibigan sa iyo ang mga jinn at gusto ka nilang saniban o di kaya pasukan. Na'udhu billahi min dhalik. Pangalawa, al-ighma was-suqut 'inda qira'ati al-Qur'an 'alayhi. Kasama rin sa mga palatandaan, pag binabasahan mo siya ng Qur'an ay bigla na lang hihimatay. Subhanallah, magko-collapse, di ba? Bigla na lang siyang hihimatay. O di kaya ay bigla na lang siyang manginginig. Nakakita na ba kayo ng sinasaniban ng jinn? Pag binabasahan mo ng Qur'an, bigla siyang nanginginig. So kasama ito sa mga palatandaan na siya ay sinasaniban ng jinn. Subhanallah. Pangatlo po, kasratur ru'a al-mufzi'ah. Kasama sa mga sign ay yaong palagi kang nananaginip ng mga nakakatakot. Palagi kang nananaginip ng mga nakakatakot. So kasama ito sa mga sign. Subhanallah. Minsan nananaginip tayo ng nakakatakot na tayo ay pinatay, tayo ay nahulog sa mataas na bangin o di kaya kahit ano pa man dyan. Pero pag palagi ang pananaginip ng mga nakakatakot na panaginip, ito po ay kasama rin sa mga sign. Okay? Pang-apat, nakasama rin sa mga sign o di kaya mga palatandaan, al-wahdatu wal-azlatu wa tasarrufat al-ghariba. Yaong ang tao ay palaging nag-iisa. Palaging nag-iisa, ayaw niya ng may kasama, ayaw niya ng may kausap, nagpapakalayo-layo siya sa mga tao, wat tasarrufat al-ghariba, at may mga kakaiba siyang mga galaw, o di kay kilos, o di kay pananalita, di ba? Minsan, napapansin natin yung isang tao, napakabait niya, tapos napaka mahinhin niya, tapos biglang isang araw, magbabago na lang yung pag-uugali niya. Biglang isang araw, may mga gawain o di kay may mga pananalita siyang parang hindi mo lubusang matanggap na ito ay nanggaling sa kanya. So ito po ay mga palatandaan din na may sumasanib sa kanyang jinn o di kay may lumalapit sa kanyang jinn. Tayyib, panglima at ito yung panghuli, قد ينطق الشيطان الذي تلبس به عند القراءة عليه. Pag binasahan mo siya ng Quran, maaaring magsalita ang syaitan na nasa loob niya. Maaaring niyang sabihin, huwag ka nang magbasa ng Quran. Ayaw kong pakinggan yan. Maaaring magsalita, sumagot ang syaitan na napapaloob sa kanya. Na'udhu billahi min dhalik. So ito yung mga sign, maaaring ito ay madagdagan at maaaring ito ay makulangan ayon sa ating mga ulama. Pero hindi ibig sabihin nang nakita mo ang isang sign dito, halimbawa nakita mo yung isang sign dito, halimbawa yung kathratur ru'a al-mufzi'a, yung maraming bisis ka na nanaginip ng mga nakakatakot, hindi ibig sabihin nun ay totally 100% sinasaniban ka ng jinn. Pero maaaring nilalapitan ka nila, gusto nilang mapalapit sa iyo, gusto nilang makipagkaibigan sa iyo. Na'udhu billahi min sharri haula wa na'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.